Ito yon paggawa ng rice water. Naglagay ko dito ng isang kutsarang bigas. At saka ngayon, nahugasan ko na yan ng dalawang bisis. So ito, nagsandok ako ng dalawang kutsarang tubig. Ayan. So ilagay ko dyan. Ayan. Ibabad ko muna yan ng dalawang oras. Na, ang kulay ng tubig. So ilipat ko siya dyan sa maliit na bote. So ayan lang yung ano ko kasi para ano, parang ano lang to, tatlong araw or apat na araw lang yan. So ilagay ko muna yan siya sa ref. Hello guys, after ko nang naglagay ng rice cream at saka pinatuyo ko, ito na ang susunod nito. Ito yung ginawa ko na yung rice water. Galing din ito sa ref para malamig siya. So after ko naglagay yung cream na rice cream. So ito yung ilalagay ko. Tapos pwede ito siya pang magdabag mong sa mukha mo, pwede mo siyang isprehen or iano mo rin sa bulak na ganyan. Gawin mo daw itong toner para pwede din yung ganyan. Tapos, ang bango ng rice kasi yung rice ko mabango siya kaya yun, mabango sa mukha. So ito ibabad, pwede daw ito magdamag. So walang to. Hindi na kailangan dyan. Pwede rin sa mukha. Pwede rin yan. Yan ang ginagawa sa rice water. Walang to. Walang mga chemical. Yung lang ito sa Nugasan ko yung bigas ng dalawang bisis bago ko siya binabad sa dalawang oras. Tapos, yun, nababad na siya. Yun, nilagay ko dito. At saka ito yung parang toner. Pwede rin nung gawin pang umaga din daw. Patulong din ito sa yung toner makaano. Yan. Walang, maganda to siya. Kasi malamig, galing sa ref. Ayan. Hindi ko nilagyan dito kanina ng rice cream kasi alam naman, wala namang dyan eh. Sa ng lalim ng yan. Sa toner. So, ito ang gawing toner. Gawin yung toner to. Ayan. Para Saka magdamag. Salamat sa panonood. Sana nagustuhan niyo yung review ko sa rice cream at saka itong rice water. Maganda ito siya. Maganda to. Kasi wala naman siyang mga nito, walang alcohol, walang halo, pure water lang ito at saka ng bigas. Saka nilagyan ko siya ng yung date dito so para alaman kung sakali for 7 days or 3 days, 4 days lang ito. Okay, sige, bye-bye. Ingat kayo dyan. Salamat sa mga nag-subscribe sa akin at sa mga nanonood sa akin. Salamat!